Hi! Magluluto tayo ngayon ng ginataang halo-halo on budget. Pero siguradong masarap. Let's go! Kailangan nyo ng glutinous flour, 2 can coconut milk, sago, at sugar. Yes, yun lang. Haluin nyo at lagyan ng tubig yung glutinous flour. Pero konti-konti lang kasi pag nasobrahan yung tubig, hindi nyo na makukuha yung consistency na kailangan nyo. Dapat hinihila lang. Yan, dapat ganyan yung texture. Mas maganda yung pagkabilog niyan mamaya at masarap. Yan, bilugin na natin yung malagkit. Sabi ng lola ko, hindi nyo kailangan siyang i-perfect kasi pag sobrang perfect, mas matagal siyang maluto. Saktong bilog lang okay na yun, promise. Maganda yan pag naluto na rin. Pagpakulo ng tubig sa pot, pag napakulo na siya halfway, pwede nyo nang ilagay ang sago. Yes, pwede nyo siyang isabay kasi kung maliliit lang yan, pagtapos nyo lutuin yung bilo-bilo, luto na rin yan. So yun, mas nakatipid pa kayo sa gas, diba? Haluin lang ng haluin, huwag hayaan dumikit sa ilalim at sa gilid. Babysit guys! Lagay nyo na yung kalhati ng gata or yung isang can. Lagay nyo na siya. At pag kumulo na, ilagay nyo na yung mga bilo-bilo natin hanggang maluto. Kita nyo, hindi perfect yung pagkakabilog. Pinsan ko ang gumawa niyan, masyado siya nag-enjoy. Hindi talaga bilog. Pero that's okay. Maganda rin yan mamaya pag naluto. Nakikita nyo ba yung sago? Di ba naluluto siya? Ilagay nyo na yung natitira pang gata. Pagluto na yung bilo-bilo, doon nyo lang ilalagay yung natitirang gata kasi ang tendency ng gata, pag matagal niluluto, nagiging oil. So, be careful! Huwag kayong magugulat sa sunod natin lalagay. Ito ang salt! Yes, lalagyan natin siya ng salt to balance the sweetness. Kasi sobra yung lalagay natin sugar dito to make it sweeter. Pero syempre, yung tamis, depende pa rin sa inyo. Sorry, hindi ko siya alam kung gaano siya kadami kasi tinansya ko lang yung tamis according to our taste. Ito naman yung glutinous flour natin na nilagyan natin ng tubig. Siya yung magpapalapot sa ating sabaw sa bilo-bilo. Kailangan hinahalo mo siya habang nilalagay mo kasi para maiwasan yung pagbubuo niya sa ating sabaw. Kung mapapansin nyo, lumalagkit na siya, oh. Yan, ganyan kasi ang texture na gusto namin. Pero pwede nyo rin naman siyang hindi gawin kung ayaw nyo, kung gusto nyo, mas malablaw siya ng konti. See, luto na rin yung sago, luto na rin yung bilo-bilo. Sabay sila. Masarap to, promise. Ito ang ating tipid, ginataang halo-halo. Pwede nyo siyang lagyan ng saging, ng langka, or ng mas malalaking sago. Pero kasi ito yung turo sa akin ng lola ko. Mas gusto namin na ganito lang yung luto. Simple lang. Nakalimutan ko palang banggitin kanina bago nyo ilagay yung tinunaw natin glutinous flour. Unahin nyo ilagay yung sugar kasi pag naglalagay kayo ng sugar, mas lumalabnaw pa yung consistency ng ating niluluto. So, ilas nyo siya. Luto na ang ating ginataang bilo-bilo. Happy eating!